mga Techies! Welcome back again sa aking Liz Tech Channel. So, kumusta naman kayong lahat dyan? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Lalo na sa aking mga Bisaya dyan ng mga followers. Hello sa inyong tanan! So, in this video guys, we are going to unbox and review one of the most expensive smartphones. Ang sabi ko siyang one of the most expensive kasi ang mahal naman din talaga niya. And maraming nag-request ito sa akin sa comment section. Lalo na sa post ko dun sa launching talaga nila nito. So, may mga nag-request ito na i-review ko daw. And since na-curious din naman din ako dito kasi pinag-uusapan talaga itong smartphone na ito. So, why not? Okay? So, ngayon guys, mag-unbox tayo ng brand new iPhone 12 Pro Max. So, ito na nga. Yung variant na binili ko is 128GB. Meron siyang 256 at meron din siyang 512. Yung price nito is 68,990. Yung color na pinili ko is gold. Actually, marami naman siyang available colors. Diba? Alam nyo naman siguro yan, lalo sa mga mahilig talagang mag-search about iPhone. So, meron tayong other colors na silver, gold, blue Pacific, and graphite. Etong atin is gold. So, yan guys, kung makikita nyo, ito yung box ng iPhone 12 Pro Max. And kung makikita nyo, manipis lang siya kasi nga, smartphone lang talaga and cable yung free. So, kaya ganun. Ganito siya kanipis. And maganda naman yung kanyang design guys sa box. Premium na premium talaga siya tingnan. May gold na accent. Ayan, gold na color yung Apple na logo here. Sa gilid, may iPhone na nakasulat na brand name. So anyway, buksan na natin guys. Actually, to be honest, unbox ko na to doon sa binilihan ko sa mall kasi kailangan siya i-unbox eh. Kailangan makita yung phone, matest. So, ayun. Anyway, share ko pa rin sa inyo yung experience. So, as we open, guys, bubungad si iPhone 12 Pro Max. Ayan na. Sobrang ganda. Ito talaga yung pinaka nagustuhan ko sa kanya. Yung disenyo niyang elegante. Lalo na ngayon, mas pinaganda nila kasi binalik nila yung design nung dating phone. iPhone 5S ba yun? Flat na yung frame. So, maganda siya. Then, hindi talaga color gold yung likod. Parang mild lang siya na pagka-gold, guys. Yung pinaka-gold talaga is yung frame niya. Anyway, itutour ko naman kayo mamaya. So, set aside na natin to. And ito na nga yung kanyang pinaka-loob-looban ng box. And dito yung USB Type-C 2 lightning cable. Ito lang yung free talaga niya. And ito naman yung kanyang documentation. So, nandito nakalagay ang mga guide, yung pin-ejector, free sticker nila. So, ayan. Yun lang yung nakalagay dito. So, yun lang talaga. And then, wala na. And since diba wala naman siyang free charger, good thing naman is, dun sa binilihan ko, nilibre na nila tong 20 watts na power adapter. So, thank you so much. Meron din naman silang MagShare wireless charger. So, up to 15 watts nga lang yon. Gusto niyo yung magnet-magnet lang, pwede naman din yung MagShare na lang. And bumili na rin din ako ng casing nila. Medyo matibay siya. Yes, matibay siya na case. And since wala naman siyang free na tempered din, so bumili na din ako ng tempered. Ayan. So, medyo magastos siya, guys. And, andito na nga yung unit. Makita niyo, andito na siya. So, first impression ko sa kanya, nung nakita ko si iPhone 12 Pro Max sa actual, guys, sobrang napawawa ko. Like, na-jaw drop talaga ako. Like, grabe, kakaiba yung design ng kanilang phone talaga. Like, ang dami-dami ko nang na-unbox na smartphone, pero talagang dito ako sobrang na-attract talaga sa kanya. Ang ganda na kanyang design, guys. Sobrang elegant, pangmamahalin yung design. Siguro isa rin to sa selling point kaya binibili to ng tao, yung design niya, guys. And makikita nyo nga, di ba, sa rear na banda, nandito yung malalaking cameras. So weird yan ako una. Sabi ko, ang laki-laki naman ng cameras nito. Hindi kasi ganito kalaki yung mga bilog-bilog ng cameras ng mga Android phones na unbox ko. And apat siya. So may apat pang apat na cameras. Siguro yun na to yung telephoto nila. Very flat yung design niya, no? And makita nyo nandito yung logo, yung Apple na logo. Ayan, napaka ano lang niya, subtle lang niya. Makikita mo lang siya kapag ka talagang nilapit mo yung mata mo. Maganda kasi smooth and flat yung surface, yung likod niya. Maganda siya tingnan. Pero medyo mabigat siya guys. Medyo mabigat yung unit. So yung thickness ni iPhone 12 Pro Max guys is 7.4mm lamang. So manipis-nipis lang siya. And mabigat nga lang siya guys. 226 grams po siya. So talagang kapag maliit yung kamay mo, mabibigatan ka at malalakihan ka pa sa kanya. Pero kasi sa akin, malaki yung kamay ko. So parang namumukha lang siya
maliit. Tingnan naman yung kamay ko, ang laki-laki. And makikita nyo nga, di ba, metallic frame. Prone siya sa mga ganito, sa mga fingerprints. And then pagdating sa buttons niya, guys, makikita mo nandito yung power buttons. Ayan, sa right side. Then sa left side, nandito yung ring or silent na button. Ayan. And volume rockers. And sa baba ng volume rockers, nandito yung tray. So yung tray naman niya is single lang siya. So meron din namang mga dual version, pero sa Hong Kong na yun din. Pero yung official release talaga ng Philippines, guys, is yung mga single SIM lang talaga. Ayan. So sa lower part, guys, makakita nyo sa gitna yung lightning connector. Dito sa kabila is yung speakers. Then, dito naman sa left side is microphone na ito, guys. And so, as we turn this iPhone 12 Pro Max display, guys, makikita nyo sa screen, ang ganda ng kanyang display. Kasi nga naman, OLED na siya, guys. OLED display na siya. Ang laki ng screen, may siya 6.7 inches na screen display. Malapad kasi diagonal yung design ng kanyang screen talaga. And Super Retina XDR display na rin. And coated na ito ng oleophobic, which means fingerprint resistant. Hindi ka na mababother sa yung mga fingerprint kapag tinatouch mo yung screen niya kasi meron na siyang ganon. Yung screen resolution niya, guys, is 2778x1284 and 458 na rin yung kanyang pixel density. And ito kasi yung pinaka nagustuhan ko rin kasi splash, water, and dust resistant na siya. Kaya niya yung lalim na 6 meters. Basta nasa 30 minutes lang. Huwag mo masyadong tagalan, girl. Baka mapatay na yung iPhone 12 Pro Max mo na yan. So far, yung display niya, guys, maganda. OLED na kasi siya. So, talagang vibrant, talagang super clear. Even the icons. Ito na isa sa mga nagustuhan ko kapag iOS na yung phone. Talagang ganito siya ka ganda yung interface. So, yung chipset niya, guys, is A14 Bionic chip na. Hindi ako masyadong familiar sa A14 Bionic chip. Pero sabi nila, pinakamagandang chipset daw to sa lahat ng chipset. Hindi ko alam, pero they're claiming it. Hexa-core processor. Yung battery naman niya, guys, is 3,678 mAh. Kagandaan sa kanya is 5G ready na siya. May NFC na siya. May liquid cooling effect na rin siya. Sa RAM niya, guys, 6GB of RAM na siya and 128GB of internal storage. So, 128GB yung variant na binili ko. May 256 din naman sila and may 512. So, yung 256 variant nila, guys, is nakakalagay yun ng 74,990. Yung 512 naman nila, nagkakalagay yun ng mga 86,990. So, medyo mahal-mahal talaga siya. But, mas mura na siya ngayon compare sa other iPhones before. Kasi, mas umaabot yun ng mga 90 plus. Eh. So, at least, napamura. Pero, mahal pa rin. Napamura pero mahal pa rin. Ang ikinaganda din ito is Dolby Atmos na siya. So, malakas-lakas na yung speaker niya. So, yung camera naman niya, guys, meron siyang 12MP sa front and meron din siyang 12MP sa rear cam. So, etong mga supporting cameras niya is mga 12MP din. So, meron tayong ultra-wide, merong wide, merong telephoto camera. So, ultra-wide niya is 120 degrees na yung kaya niyang viewing angle. So, yun yung maganda sa ultra-wide niya. Sa wide naman, may siyang f1.6 aperture. Then, 5x optical zoom range. Then, sa digital zoom naman, up to 12x. Now, ang ikinaganda rin sa camera nito, guys, kasi aside sa may telephoto lens na nga siya, may auto image stabilization na siya. So, maganda rin yung kanyang image stabilization sa picture or even sa video. And, yung features na kanyang camera, makita nyo dyan, meron siyang panorama, meron siyang portrait, meron siyang video, slow motion, time lapse. Ayan, makikita nyo dyan, guys, sa front, meron tayong settings. So, may natural light, may studio, may contour, meron tayong stage light mono, high key light mono, ayan, meron tayong live photo. Then, meron din siyang, ano guys, night mode. So, maganda kasi yung night mode niya, lalo na sa rear, mas pagagandahin pa niya. Ma-adjust mo yung night mode setting niya. So, maganda kasi makikita nyo naman dyan yung mga sample shots ko na mas naging bright talaga yung kuha kapag may night mode. So, meron din siyang screen flash and LED flash sa likod. So, yun, natapos ko nang na-share sa inyo yung mga basic specification niya as well as its camera and camera features. Now, let's go on na ngayon sa testing. So, anyway, yung first na-share ko sa inyo, guys, is yung experience ko sa kanyang draining. So, napansin ko talaga na sakto lang yung performance sa kanyang battery, guys. So, there, makikita nyo naman na from its 71%, ginamit namin siya for 3 hours. Nag-FB kami, nag-ML, and nag-YouTube.
71% naging 59%. So sa 3 hours na yon sa FB, YouTube, and Mobile Legend. So yung kanyang battery, guys, is masasabi ko hindi siya ganun talaga ka-long lasting. Lalo na kapag straight kang magigaming. Kasi mabilis lang talaga siyang mag-consume ng battery life. So, kung straight lang naman na surfing sa social media, sa experience ko, magtatagal naman siya in a day. Pero kapag hinahaluan mo na siya ng gaming, guys, kasi mabigat ang setting ng gaming niya, yung Mobile Legend, talagang madali siyang kumain ng battery life. Hindi ako masyadong na-impressed sa kanyang battery performance, guys. So, at least alam niyo na, diba? Now, share ko naman sa inyo, guys, yung charging. So, charging, guys, chinarge ko siya 20% pa lang, naging 80% agad siya. So, sa charging, guys, na-impress naman ako sa 20 watts na adapter niya na nakuha kong free. Mabilis-bilis na rin naman yon yung 80% agad from 20%, diba? So, mga 60% din yung in-add sa kanya for 1 hour. It's impressive para sa akin yung charging performance kasi sa dati kong phone, na iPhone, is atagal-tagal yung mag-charge. Pero ito, guys, maganda kasi mabilis-bilis na siyang mag-charge, in fairness. So anyway, nakita niyo na yung performances sa charging, sa draining. Puntahan naman natin yung gaming as well as yung heating na rin. So sa gaming niya, guys, ayan, ipapakita ko sa screen. Nag-try kami ng Mobile Legend. Nilaro namin siya ng Mobile Legend. And high frame rate and ultra setting. So, yung gaming, guys, impressive. Ang ganda ng graphic quality. Super realistic talaga. Very smooth yung kanyang performance. And vibrant, maganda. Malaki yung screen kasi, so mag-enjoy ka rin. And Dolby Atmos na yung speakers, so ma-enjoy mo yung sound, yung effect ng paglalaro mo, ayan. So, para sa akin, guys, sa gaming naman, na-impress ako doon. Na-impress ako sa gaming performance niya kasi ang ganda ng quality. Napaka-smooth dalhin yung character. So, mas malaki yung chance na mananalo ka sa nilalaro mo. So, in contrast, yung hindi ko lang nagustuhan is, to be honest lang talaga tayo dito, meron siyang warm feeling here. May heat akong napifeel dito under the camera. Anyway, makita niyo naman dyan yung temperature. Na from 32 degrees nung hindi pa siya ginamit, guys, naging 38 degrees siya. So, meron talaga siyang warm dito, especially din sa frame niya, guys. Makaka-feel ka rin ng warm. So, kung lalagyan mo naman siya ng case, hindi mo naman siya ma-feel yung warm talaga. Pero kapag wala, ma-feel mo talaga yung init dito. Wi-Fi pa yung gamit ko, how much more kung data, diba? So, yun lang. So, ayun. Nakita nyo na yung performance niya sa charging, sa heating, sa draining. Now, sa camera naman tayo. Hinuli ko talaga yung camera, guys, para naman ma-excite kayo. So, ayan. First encounter ko sa kanya, guys, share ko na lang din sa inyo, is nung dumating na nga siya sa akin, ginamit ko na agad siya. So, napansin ko sa camera niya, nung nag-test ako ng camera niya sa video, tapos naset ko sa 60 frames per second. Naging iba yung performance ng camera. May echo, may delay ng voice. So, parang weirdohan ako ng partner. Bakit ganito yung performance sa camera niya? Makita ko sa inyo yung clip ng video na hindi na yun na nga yung first encounter ko. Ayan. Hi guys. Ito yung front video quality ng iPhone 12 Pro Max naka HD to and 60 frames per second. Ayan. So kung makita niyo, 'di ba nag-echo siya? So doon ko na realize may mga ganun pala talagang instances kapag hindi mo siya sinisystem update or software update. So kailangan talaga i-software update mo siya completely bago mo gamitin talaga kasi may ma-experience ka ng mga ganung bugs or mga ganung instances. Anyway, sa front camera performance niya, guys, kung i-compare ko yun sa previous iPhones nila, nag-improve naman siya na medyo na minimize na yung mga noise, especially if low light, napaka-realistic ng camera nito. So, ano yung sumpa na meron ka sa mukha mo, talagang clear na clear. Makikita talaga yan. Especially kapag nasa daylight or sa outdoor ka magpipicture, sobrang realistic talaga. Hindi na siya napifilter like the Android phones na may AI camera na mas pagaganda yun. Ito, guys, wala. Masasabi talaga siya ng totoo kapag ganyan, itsura mo ganun, talaga itsura mo, guys. Yun yung napansin ko sa front camera niya. Maganda yung kanyang portrait. Na-appreciate ko yung portrait niya. Sobrang decent. Focus sa focus ka talaga. And para kang naka-picture sa DSLR. Sa time-lapse, okay din yung time-lapse niya, guys. Sa rear cam naman, guys, ito, mas nagustuhan ko yung rear cam niya kasi sobrang linaw talaga. Like, swear,
maganda, maganda. Sobrang ganda ng rear cam niya, guys. Makita niyo naman dyan yung mga sample shots. Ang linis, saktong-sakto lang yung quality. Hindi overly saturated, hindi pixelated. Napaka-detailed talaga ng kuha. Kahit naka-zoom ka na, guys, detailed-detailed print talaga yung photo. Hindi siya pixelated. So, yun yung nagustuhan ko sa rear cam. Especially the stabilization, guys. Ang ganda. Pwedeng-pwede na siyang gamitin for vlogging, actually. And yung kaya niya, of course, sa quality ng camera. HD, may 4K din siya sa front. Sa likod, mayroon din 4K tsaka HD. Then, 30 frames per second and 60 frames per second lang yung choices. Ayan na, guys! Na-share ko na sa inyo yung features, yung camera, performance, battery, gaming. And so far, as a whole, na-enjoy ko naman siya. Maganda siya, guys. Maganda. Like, literal na maganda yung kanyang display, yung kanyang gaming performance, yung kanyang rear camera, guys. Sobrang ganda. Mapa-low man yan or may proper lighting. Sobrang ganda ng rear cam. Oh, yung design, diba? Napaka-elegant. Ayan, makita niyo naman dyan sa screen kung gaano kaganda yung kanyang design. Malaki yung screen. The bigger the screen, the better the viewing experience, especially kapag mo-movie ka. Yung speaker niya, guys. Maganda yung speaker kasi malakas. Then, mabilis-bilis na rin yung charging. So, yun yung nagustuhan ko rin sa kanya. Mabilis siyang i-charge. Then, ayun lang. Siguro yung cons lang yung napansin ko sa kanya, guys, is first is mabigat siya. Like, for real. Mabigat siya, guys. Next is, yung cons is dito nga, sa frame niya, madali siyang madugyot, guys. Mabilis dumikit yung mga fingerprints mo. So, kailangan casing. Lagyan na lang ng casing para hindi ka maanoy. Basta clear lang para ma-appreciate ko pa rin yung design. Then, yung heating, no? Ma-feel ko talaga may warm feeling dito. Pero kung lagyan naman siya ng casing, is masusolusyon na naman yun, guys. Next is yung battery niya. So, hindi ako masyadong na-impress. Since ako, sanay ako sa Android smartphone na sobrang tagal mag-glow bat. Eto, guys. Yun lang. Kapag straight kang magigaming, talagang hindi siya ganun ka long-lasting. Last is sa camera niya, guys. Napansin ko kapag movie video ako, wala siyang pause. Di ba sa Android phones, may mga pause. Ayan. Eto, guys, wala siyang pause. So, kung gusto mong mag-video record na may pause, mag-install ka na lang ng camera app. So, pwede naman din yun. May option naman. So, yun lang. Sa price ng 68,990, para sa akin is wala siyang charger kasi wala siyang earphones, wala siyang free clear case. Lang ko lang yung accessories. So, hindi ko alam. Kung dun lang, hindi talaga ako nasusulitan ha. Kung dun lang ako mag-base. Pero kung mag-base naman tayo sa design, sa performance, well, deserve naman din yung ganung price. Pero yun na lang. Kung okay lang sa'yo yung mga cons. So, para sa akin, okay naman siya. Basta deal na deal ka sa mga cons sa sinabi ko. Wala problema sa'yo yun. Okay naman siya for upgrade. Kung gusto ma-upgrade o gusto magtayo ng iPhone na phone, okay naman siya. Kasi for me, nag-enjoy naman ako sa kanya in fairness sa experience. So still, it's all up to you guys kung ano yung masasabi niyo sa kanya. At least, na-share ko na sa inyo yung experience ko. That's it, guys! Ayan, thank you so much for watching this video. I hope nag-enjoy kayo. Kung meron kayong mga comments about this smartphone, comment nyo lang below. Kung ano yung mga suggestions din, comment nyo below, guys. That's it, everyone! Don't forget to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. See you again sa my next video. Bye!